I will be sharing with you my solo journey going to Mount Everest Base Camp without flying to Lukla. So instead na lumipad ako straight to Lukla from Kathmandu for only 40 minutes, mas pinili ko yung less traveled and dangerous route of going to Mount Everest Base Camp. Ito din yung dinaanan ni Edmund Hillary and Tenzing Norgay Sherpa during their expedition noong 1953, the first climbers who summited Mount Everest. So expect that this is not gonna be easy. Kung saan I took a bus going to Saleri from Kathmandu at Chaba Hill Bus Station na nagtagal lang naman ng 15 hours. Pumili pala ako ng ticket a day before my trip at Chaba Hill Ticketing Station. Then I arrived sa Saleri at 7 p.m. wherein I stayed in Sunshine Hotel in Paplo. Nag-walk-in lang pala ako. Then I took a shared jeep kinabukasan papuntang Paia na inabot lang naman ng 8 oras. Buti na lang yung hotel owner have contact with the jeep drivers. Tinulungan ako makasecure ng isang slot. Fully off-road and zigzag road trip adventure talaga na sobrang nakakatakot. So if you haven't watched, I made a separate video on this, which you can watch later. Dumating ako ng Paia around 6 p.m. Sometimes the driver will stop at Tamdanda, which is yung terminal talaga, kung saan need mo pa mag-trek ng 2 hours bago makarating sa accommodation. As for me, the driver drove me near to my accommodation, so I don't trek that night. Madilim na din kasi nung dumating kami, and besides, solo lang ako. Kaya buti na lang talaga, I stayed in Everest Hotel. Di din ako nag-book in advance since it's not yet the peak season of hiking Mount Everest Base Camp, which is middle of March ako pumunta. Nagsimula yung pinaka-trekking on the third day from Paia going to Pakding for 6 to 7 hours. Pende sa pace mo. I took a breakfast at 7 a.m. at nakakawentuhan ko din yung magagaling na guide sa Everest Summit. Isa sa kanila nakawalong summit na ng Everest. Ang galing, ba? Diba? Nagsimula ako mag-trek ng 8 a.m. at nakarating ng Pakding by 3 p.m. Total of 18 kilometers. As for me, I considered my first day of trekking as the hardest trail na dinaanan ko on the entire Everest Base Camp trek since hindi talaga ito yung dinadaanan ng mga usual tourists and climbers kaya sobrang pinahirapan talaga ako considering my backpack weighs 12 kilograms. So after my first day, sobrang pagod na pagod talaga ako. I already felt the high altitude. Kaya naman, kuninsider ko na din kumuha ng porter to join me going up to Everest Base Camp. Alam kong kaya kong bitbitin yung 12 kilos but I'm not sure if I will enjoy the whole trek carrying my heavy backpack. And of course, gusto ko din talagang mag-film as much as I can para may babalikan tayo on this once in a lifetime adventure pag uwi ko ng Pinas. Dami kong sinabi, diba? Dito pala ako nagstay sa Tribeni Lodge sa Pakding na may napakasarap na mga pagkain. And may pa-free shower sila. So I took advantage of getting a shower. Ito na din yung magiging last shower ko for my entire EBC trek. And dito ko na muna puputulin yung video natin. Abangan nyo yung kung ano yung mga susunod na mangyayari at kung kakayanin ba natin. Kaya don't forget to follow me at Danny Biker. Like and comment ka na rin dito and share mo na din tong video ko kung nagustuhan mo. Bye! Hike safe everyone. God bless you all. How to do solo DIY trek to Mount Everest Base Camp. Di ako makapaniwala na I'm finally living my dream. Pero kabalikat nun, mag-isa ko lang din haharapin lahat ng challenges sa adventure na to. Pero paano ko malalaman kung di ko susubukan, ba? Diba? Kaya simulan na natin to. Good morning! Today is my fourth day of trekking going to Mount Everest Base Camp. Gumising pala ako ng 7 a.m. and had ginger tea, omelette, and bread as my breakfast. Ito yung magiging everyday breakfast ko for the entire trek. Yung presyo din ng food dito ay pataas ng pataas as we go up on the mountains. And breakfast natin. Medyo nakakaluwag-luwag tayo today. I also get a porter for today. Hinati namin yung 12 kilos na dala-dala ko so may 6 kilos pa din akong dala which is mga essentials. Para kahit mauna na yung porter ay okay lang. Nagsimula ako around 8 a.m. papuntang Namche Bazaar. Today is mostly uphill so expect na madami tayong aahunin ngayong araw. Isa din to sa pinakamahirap dahil napakadaming ahon dahil mataas na din yung elevation gain from 2,600 meters above sea level ay aakyat tayo ng 3,440 meters above sea level sa Namche Bazaar. I
was surprised because around 2 PM I reached Namche Bazaar. Medyo maaga-aga pa. Sobrang lamig na din pala ng time na to the point na nag-drop na ng negative degrees yung temperature. I stayed in Himalayan Inn. Nag-walk-in lang din ako. I will be staying here for 2 nights because tomorrow is our acclimatization day. It's also the first night that I had a hard time sleeping dahil sobrang lamig talaga. Pero no choice tayo. For my 5th day, it's my acclimatization day. I thought it's a rest day pero dun ako nagkakamali dahil mag-hike pala tayo. From 3,440, we will hike to Everest Hotel at 3,800 meters above sea level in 2 to 3 hours. Medyo mahirap na talaga dahil sobrang nipis na ng hangin ng mga time na to. After an acclimatization, minabuti ko na magstay na lang sa room at magpahinga para may lakas ako kinabukasan. Hey guys, so as you can see, nandito tayo ngayon sa Namche Bazaar and acclimatization day natin. So kakatapos ko lang mag short hike kanina pero mataas siya. Akala ko lakad lang pero hindi. So ngayon sobrang lamig. It's 0 degree. Actually mamaya mag-i-snow. Nakita ko negative 1. Kanina na nag-hike kami, negative 5. Imagine that. Sobrang lamig. Kaya naman, for the pahid ang lola mo. Ayan. So binigay ito sa akin ni Ma'am Maria. So salamat kay Ma'am Maria. Galing siyang base camp, tapos na siya, pauwi na siya, kaya binigay niya na to sa akin, pinabaon niya na. So maraming salamat. Makakatulong to sa mga muscle pain natin since medyo masakit na yung muscles ko since 2 magkasunod na yung araw na tuloy-tuloy yung hike natin. Tapos kahapon puro uphill pa. Na niya to. Ito yung pinabaon sa akin ng papa ko na oil para at least mainitan din yung katawan ko pag ibapahid. Ayan. Frozen. Frozen na siya. So, ilan lang to sa mga pinapahid ko. 6th day. We are going to Dingboche. So, 1.5 hours na lang. Nasa Dingboche na tayo. And puro uphill na to. So, 2 oras tayo ng ahon. Pa Dingboche. Maaga pala ako nag-lunch and mostly dalbat yung kinakain ko dito. I want more. This is also delicious. Delicious. Yeah. Oh yeah. Thank you. Welcome. I like it. Plus ginger tea para iwas ubo. In fairness, nagustuhan ko na rin yung dalbat. Pero dahil maaga ako nakarating ng Dingboche, like 12 noon, pinili ko na mag-push pa dahil di pa naman ako super pagod. I feel very cold now. Yeah. And I'm wearing 3 layers. Grabe, sobrang lamig. And it's only 2:30. Since may option din naman na mag-stay sa Pengboche na 2 hours away lang, para na din mabawasan yung itetrek ko bukas since mas mahirap daw yung magiging hike natin tomorrow dahil panipis na ng panipis yung oxygen. And yes, finally, nandito na tayo sa Pengboche. Ayan. So, this na tayo mag-i-stay. Medyo mas mataas to ng mga 200, 300 meters kumpara dun sa Dingboche kung saan tayo dapat mag-i-stay. Pero since maaga pa nga, finish namin dito. And it's only 2 PM pa lang. So, nasa 3,800. Oh, is that right? 3,800? Yes, 3,860 meters. Yeah. Ganun na tayo kataas. Oh, ayun na. Oh, I think this. Something. Oh, different. Wala na rin pala akong ligo-ligo. Punas-punas na lang talaga. Ayan, so kakarating lang namin dito sa Pengboche. This is 3,985 meters. So almost 4,000 meters na siya. And grabe, sobrang lamig na niya. And first time na medyo parang, alam mo yung parang lightheaded yung ulo mo. Parang may hangin, something like that. Maybe because of the high altitude. Good thing na nakarating na kami agad dito. As in, tulusip po na talaga ako. Yeah.
So, mag-matches na tayo ng makapal. I bought this in Tamil. Para makapag-chingilis ako. And then, this is the one that I'm wearing. Something. I'll be wearing this. So, I'm wearing this base layer. 3 days ko na siyang suot. Di pa ako naglilinis. Di pa ako nagpapalit. So, this is Arc'teryx and it's really good as a base layer because it keeps me warm pag nag-trek ako. And this is my puffer jacket. Down jacket is very important. Super. It really keeps me warm. This is a good puffer jacket. Talagang kahit dalawa lang to, itong base tsaka ito, goods na ako pag gabi. Hindi ko lang alam ngayon na nasa 4,000. Almost 4,000 na tayo. So yeah, this is rub, and this is made of real duck feather. Tulusi po na talaga ako guys dito, grabe. Grabe yung lamig. I think right now, hindi ko alam kung negative 10. I checked earlier, parang may snow pa nga. Check ko lang. Weather now. Kasi dapat sa Tingboche lang tayo eh. Pero naabot na tayo ng Pangboche. Today is, now is negative 6. Ah, kaya abangan nyo ako ng mga susunod na mangyayari. Kaya don't forget to like this video. Comment ka na rin dyan sa baba and share mo na din tong video ko. Bye! Ride safe everyone. Don't forget to follow me at Danny Biker.